2 nitong Mantaps versus Essence. At syempre kami pa rin ang inyong mga kasama, Rappy and Mike. At tignan ng alam natin kung makakabawi nga ba yung Essence dito sa Mantaps, or will Mantaps close the series with a 2-0, which is tingin ko talaga yun yung mangyayari. Beto, Invoker and Phoenix. Sobrang goods na goods ako against Tuskar, no? At sabi mo, snowball ganyan. May tornado, may fire spirit. And yung ano, binago na yung ano dito, yung Mantaps. Mantaps kasi kanina walang ano eh, wala silang parang yung team name. Pinagalitan nata ni admin eh. De, kanina may nakalagay dyan, pero sa in-game wala silang logo. And which is hindi, wala din sila ngayon eh, no? Logo ng Dota yun eh. Ayan eh. Kahit sabi mo ano na lang, yung pangalan na lang sa taas. Yung, diba, Mantaps. Kanina wala talaga. Hindi, yun nga, logo nga kasi talaga yun. So pag wala talaga. Kasi saglit mo lang i-edit yun eh, diba? I-edit mo lang kahit sa... Ay, baka hindi pa sila nakakagawa ng logo. Talagang laro lang. Kahit i-paint lang, no? Oh, Mantaps. Sobrang sagit na nun eh. Alay, baka ayos yan na lang nila sa mga susunod na araw. Kahit desktop lang, di ba? Parang ma-detect na kagad yun. Pwede yan. Pero essence, tanong, kumuha sila ng task for Mantaps. Siyempre, naging successful invoker natin eh. Why not get it again? Tapos may kasamang Phoenix. Ngayon, magmamatter kung kukuha ka ng Snapfire. Pwede, Snapfire. Pwede Snapper. Taskar din naman yung support mo. Pwedeng, di ba? Additional lang na rin. Setup, I mean damage, yung cases. Pwede mong pa-snowball lang siya na dito, Taskar. Si Zeus na naman, Sir Mike. Eto na naman. Nakita na naman natin si Idol. Ayun, nag-Void Spirit. Sasabihin ko ba lang sana, eh baka meet, eh eto. Naglabas ng Void Spirit. Eto naman medyo, ano na to, malakas sa laning to. Kumpara mo kay Ember. Mas ano kasi ito eh, mas kayang i-survive talaga yung ibang lane. Kahit pa, kaya niya na i-survive ito eh. Mm. Ang concern ko nga lang dito. Bili na naman, no? Hindi, walang sasagot sa Phoenix. Mm. Ano, sino, ano yun, sa carry nila? Ano sa akin lang naman, kasi nag-pick na kayo ng Invoker, nag-pick na yung kalaban mo ng Invoker, di ba? Pwede man namang kontrahin kahit pa paano, di ba? Parang kasi ano eh, parang nalugi yung pick ng nalugi yung nasayang yung third pick dito ng Team Essence. Kasi mas okay sana yung mga range, 'di ba? Yung mga Windranger mid, pwede sana eh. Yung Dream League mga sir, walang venue to. Ano lang siya, online. Online tapos, sa Europe. Papalitan na pala nito direct. Papalit mo to sa ano natin, close qualifiers na tayo. Naka-open pa rin. Salamat. Kala ko lilipat na yung Aura. Hindi po. Ano ba? Yung dati pong bootcamp ng Fnatic, doon po sila. Nalipat ka lang, nalipat NA. Hindi. Masyado kasi nga nun, medyo expensive na yun. Pagka doon ka, mas okay rin dito kasi sila Abed din. Sure yun, nag-presenta yun si Abed na, uy, dito na lang sa C, di ba? Boss, kung mag-NA ako, mag-ESR na lang ulit ako. Mag-ESR na lang ulit ako or buhay ulit blacklist, di ba? Kasi, pag tumatanda ka kasi, mas gusto mo rin talaga sa ano nila, sa C, di ba? Dati, pwede pa, yung bata-bata pa sila. Yung medyo, wala pa silang, di ba? Wala pa silang responsibility. May girlfriend pa yun yan. C talaga yan. C talaga yan, Idol. Girlfriend ko, boss, gusto kong makasama. Pero to, hoodwink. For ano na naman to, for range na naman yung kinuha ng Mantaps. Sarap nga kasi kanina, di ba? Yung ano dito, yung Lunar Blessing ni Luna, sobrang ano na eh, sobrang laki na ng level kasi ni Luna kanina eh. Tingin ko pwede yata sila ano ba kung mag-out ano, mga draw, labas nyo lang yung draw ranger ganyan. Saan? Sa essence? Oo. Kung o kaya ay ba na kasi sniper eh. Ayun lang naman kasi mga pwede may pantapat kay Luna kung range lang ng pag-usapan. Meron ako nakita DK. Kaya. DK. Kaya i-out carry ni pag-ano. Tidalus, okay. Mga ganun. Nakatayo lang eh. Lalo na may mga ganito kang kasama, Taskar. Diba? Kahit sabi mo dalawang mili, okay, kaya sustain pwede. Eh. Oo, pwede nga. Malakas sila sa linon. Ang problema nga lang dyan, pwede sila makakuha ng ano, offline dito ng malakas. Last pick yung Mantaps eh. Kaya sabi mo, ban mo na yung DK. Ay, DK tuloy. Si Tide. Diba? DK, pick kayo ng DK, ban mo yung Tide. O ano pa ba yung isa? Doom? Pwede rin Doom. Ban Doom, Doom. Dapat yun diban. More na naman. Tatay Dunter lang ulit to, boss. Doomtide. Ban yung Doomtide. Feel ko magtatay Dunter lang ulit tong Mantaps eh. Pag hindi binan. Pag hindi binan. Maganda yung ano dito. Yung Tide pa rin. O sila kukuha. Offline din kulang nila eh. Against Luna, okay lang din yung Tide. Eh baka gusto ulit mag... Ano, mag
Okay na. Nawala lang sa kalat. Ano yun? Sinasabi mo ulit? Pwede ulit mag-mag. Baka mag-mag-mags ulit. May gusto mong patunayan. Si DB. Okay, tignan natin. Wala eh. Kanina kasi, mas sulit yung Magnus sa Ember kaysa sa White Spirit. Ay, alam ko na. Darkseer. Lalo na Luna. Darkseer game to. Basta may Luna. Maganda yung Darkseer. Against the Luna, no? Mm, lalo na Taskar. Pwede mo i-Taskar kasi sure ano sa bagay, 4 o 5 na to, Zeus to. Okay, di ba? Okay, maganda okay, dyan. Kung 5 Zeus ka, hindi mo, alam mo yun, hindi mo problema yung ano. Yun ako, Darkseer. Hindi mo problema yung harassment sa Phoenix na normalan. Kasi Zeus ka eh. G-bolt mo yung Phoenix kahit tamaan ka nung Fire Spirits na yan. Support Zeus na naman sila, yes. Okay, shoutout kay Neil. Pero pag ganyang Darkseer. Tight pa rin, okay, maganda pa rin. Tight pa rin, tight pa rin. Kung hindi sila magta-tight. Lalo na Darkseer din to, si Sir Mike. Isang ano rin to, isang angkla rin to. Kung ano, pwede rin sila mag-center eh. Ba't may center? Hindi, oh, pwede rin sila mag-center. Daming ano, pwede maging option dito ng Mantaps. For me ba, mas maganda yung tight. Tight na lang. Kasi ano eh, apat na range talaga to. Alam mo naman si Tide, talagang brusko yan eh. Brusko kung kahit brusko. Sino kahit sino talaga sa kanila dun, pwedeng-pwede. Kasi sabihin mo mag-setup ng vacuum into the wall yan. Wala naman silang follow-up na disabled. Mars din. Mo. Mars din, di ba? May Phoenix. Oh, ayun din, oo, combo. Combo issues yan. Dami, dami pwede sa side ng Mantaps. Depende na lang kay paring Raven. Ano? Hello, hello. Okay na, okay na. Inal na rin yung direct, pinapakinggan niya rin yun. Ayun na lang, nabanggit na namin yan. Ayun, diba? Tidehunter ulit. Tidehunter ulit. Nagbago, ano lang. Hindi lang nakuha yung Dark Willow, Phoenix lang pinalit. Pati kay Boyd eh, isang angkla rin to, diba? Hindi rin makaka-psycho skill. Ay, wait lang, hindi pala ano. Shit, hindi pala ano, Dark Willow. Enchantress lang pala na wala sa Mantaps. Isa lang, isa. Yung, yun yung Enchantress. Enchantress. Ano kinuha pa set ni Phoenix? Yung ano ata to? Yung sa, ano niya? Sunray, no? Yung Dying Light. Dying Light. Ay ba yun? Oo. Hindi, maganda rin kasi, ano yun, parang all-in ka lang kay Tide dito eh. Pag nauna si Tide, di ba? Follow-up ka lang ng Sunray. Which is, okay din naman yung isang, ano niya, paset, di ba? Pang-secure kasi ng lane yun eh. Ang lakas kasi si Phoenix pagka isang paset niya. Parang magmimiss ka, di ba? Wala, hindi naman magmimiss yung Iron Shell eh. Ano lang talaga eh. Baka nga mag-cut lang to eh, yung dalawang, ano na to, yung Taskar tsaka si Darkseer. Ayun naman yung mga ano yung tatlo yan eh. Yung dating ka-partner talaga ng Darkseer lagi. Darkseer, Clockwork, Task o kaya yung Earth Spirit. May Nyx pa. May Nyx pa yun, dati. Yung Nyx. Yung Nyx pa pala. Kasi yung Nyx, di ba? Para sa akin, pinakamalakas talaga doon na kakombo niya yung Clockwork. Clockwork talaga. Bukasit yung Clockwork eh. Okay din yung Task. Solid din yung Task kasi pwede mo i-stable eh. Lalo na ngayon din, may tag team. Ay, may ano siya. Drinking bodies. Drinking bodies. Pwede mo i-save, di ba? Oo. Mas marami siya magagawa dito. Pero kayo mga sir, kung sa'yo nakalapag ba kayo dito? Pero based on drop, ano ako? Ano pa rin ako? Mantaps pa rin ako. Mantaps. Pero may kitaan mo yung ano eh. May kitaan mo yung hero dito ng Team Essence. Kasi meron silang Darkseer, di ba? Pangontra rin kay ano yun. Pangontra rin kay Luna. So isang ano lang, isang wall mo lang din yun. Di ba? Hindi rin ako ano, nalakasan mag Morphling dun kay Komuko. Kulang lang. Kala ko pa naman sobrang lakas. Tsaka yung Zeus din kasi. Ang pangit ng Zeus talaga ng ano kayo sa meta. More on na lang talaga eh. Vision lang talaga mapoprovide. Tsaka yung level 6 threat. Diba? After nun, mga mid game, wala na talaga eh. More on na lang talaga eh. Tiga Vision, diba? Tiga Scout. Yan. Ayun, may tanong oh. Ba't daw pinipick yung Tide? Oh, ano lang, sa draft lang. Okay sa draft nila against dito sa... tawag dito? Essence. Ayun, Essence. Void Spirit. Ako po, ano gagawin ng Tidehunter dyan? Ay, ano gagawin ng Void Spirit sa Tidehunter? Kahit nga hindi na uli mag-dagger dito si, ano, no? Si Raven, Durant. Oh, utility lang eh. Ang item niya lang dito, dalawang Bracer, ano, dalawang Bracer Pipe Shard. Wala na. Medyo tsaka, sasama-sama na naman ito. Sa Angkla din kasi yan, Neil. Pag Spirit Brothers ka, mahirap maglaro ng Spirit pag ano, pag naka-Angkla ka. Ito, hindi makakapag ano ito, makakapag Astral Step pag naka-angkla. Pero pwede naman yan, di ba? May snowball. Kunyari, naka-angkla ka. Snowball yan, pwede. Pwede. Oh, snowball. Kasi nasa loob ka nun eh. Tsaka yung dissimulate din, pero yung Resonant Pulse talaga, ay Resonant Tuloy, yung Astral Step talaga hindi. Rip Pinoy Dotes, asa na lang sa international team, maray. May mga ganun talaga, pero
sabi nga may mga marami na nga rin nagsabi pag full 5v5 daw eh Pinoy mahirap talaga i-pull off na sa team. Sabi rin ni Akashi, di ba? Si Akashi nagsabi rin eh. Yeah, si Akashi rin. Na mas okay yung, syempre, so, ano-ano kayo? Na, grabe rin kasi talaga plano ng strat yung mga taga-ibang bansa. Para may iba ka rin idea kasi. Tsaka ano eh, pag galing mga Pinay kayo, medyo comfortable ka kasi. Na, di ba? Hindi kayong parang gigil, like, di ba? Na pagka sa ibang, ano ka, nasa ibang teams, di mo kakilala, di mo ka-region, siyempre, maiiya ka dun. Nagpapab yung ibang kalaro mo, di ba? Ay, ano rin ako dito ah. Ito, nag-smoke naman yung both teams. Mukhang warden lang naman. Ito yung gusto mo kay Sus, eh, no? Level 1. Maka deward ka kagad. Ang tanong, maka deward siya. Sige, direct. Ano daw? So, yung pangarap na direct. In teams, iba't ibang lahi naman. Sayang pangarap. Sayang din. Sayang din yung pera. Kasi medyo malaki yata yung nagastos ni paring trade din. Kay Abed pa lang eh. Uh-huh. Ang katena nun eh. 1M ata ano dun yung asking price. Tapos may buyout pa rin na. May buyout pa ata yung ibang players dun eh. Kasi si Joe, di ba, ano, nag 747 yun. May, pagkakalam ko ha, may kontrakata si Joe dun. Tapos, yun, kabuyoutan. Ay, yeah, ganun talaga. Pagka kukuha ka ng team spare to. Sa top. Kanina T41 eh, no? Yung nag-favor sa Essence. Pero to. Nakabaliktad naman. Baliktad naman. Mantaps naman ngayon. Uy! Si Dalul! What? Nagkamali. Hindi, ano kasi. Kala niya Sendri na pindot niya eh. Medyo patanghali pa lang kasi, no? Kakakain lang. Kala niya Sentry na pindot niya. Blood Grenade pala yun. Sari-sari. Pero sayang yun, ha? Kung ikaw yung Darks. I mean, Zalo. Ikaw si... Kitang-kita pa naman ang invoker. Natip ka tuloy. Although na the word niya naman, yung word dun, so pwede siyang bumili na lang ng another Blood Grenade. Kaso on cooldown pa yun, alam ko eh. DB. Ah, magiging okay na leaning dyan kahit pa paano. Pero kaya pa rin sila palaga ng Phoenix sana dyan doon na para sa akin. Masakit pa rin yung DPS niyan. Ayun pa, nag-level 3 yan. Yung level 2 Fire Spirit. Ayun na yung ano eh. Timing talaga ni Phoenix eh. Bilis, bababa buhay mo. Ito naman, uy, hindi siya naka ano. Hindi siya naka Resonant Pulse. Good luck talaga, ano. Good luck talaga lumakasit ng range boss. Ba't niyan kinuha niya? Wala tuloy siya pang last hit sa may... Didikita niya lang yan eh, di ba? Didikita niya lang yan eh. Apat, yung deny sa'yo dito. Kung ikaw yung Void Spirit, ayaw mo mangyari to. Lalo na yung innate ni Invoker, di ba pag nakaka-deny. 80% ng first wave na deny niya. Sarap niyan. Di, pagka na-deny ako kasi sa first wave, medyo ano ka rin eh. Parang gigil ka rin eh. Now, ay, na-denyan ako ng apat na beses. Yun lang, napa-eater him lang kasi si Idol. Sakit niyan, boss. Ay, hindi pala ano yun. Hindi ba? Didikitan niya lang yan eh. Buti hindi na-deny. Pero yung dalawang ano, yung dalawang range na dalawang wave, no? Na-deny ni ano dito, ni Invoker. So, rate ban. Ito, mas mahirap na to, Sir Mike. Ayun, tignan mo, normal siya. Sige. Para sa lang universal hero, pero anong gagawin mo sa Invoker na range tapos ang daming deny na nagagawa sa'yo? Tignan mo, yung ginagawa ni Potato dito, pinang lalasit niya na lang yung ano eh. Resonant Pulse. At least umabot, uy, pero uy, wait lang ha, pwede niya ma-outlay yata to, kaso wala na palang spell dito. Si Potato at nagla-lifestyle nga lang si Mamang Daya, kaya all goods in the hoods. Meron pa siyang tango dyan, pwedeng niya gamitin. Denied na naman yung denied isang range. Gumamit pa siya ng Resonant Pulse dun. Wala, kailangan mo talaga gamitin yan. Kundi, wala, ma-out CS ka na dito. Pangit yan. Spirit Brothers ka, tapos ang daming denay sa'yo. Boset yung pagkuha mo ng bote. Medyo delay. Lahat parang delay dito. Level, di ba? Yung gold. Level 4 na to. Pagkakuha ng dalawang, ano, dalawang creeps na yan, level 4 na yan. And, ganun na rin, oh. Pinoint out na rin. Kailangan makita. Pero makukuha naman ni Potato yung loot dito. Di ba? Kahit na paano. Pero ma-deny pa ata. Oh, di mo sure. Ayan nga, na-deny pa nga. Napunyeta pa yung buhay doon nung Void Spirit. Biro dito sa may top. Sepper mamatay. Yes, first blood. Si Barish na naman niya nakakuha. At Sepper na naman yung nabigyan dito. Same lang nung game number 1, no? Ganyan-ganyan. Tsaka yung mid, nadurog din yung, diba, yung game number 1. Kung ano talaga yung nangyari talaga. Hindi pa po tapos yung ating first
Dalawang series po yun going in, Aurora Boom tsaka itong Mantaps at Essence for people na hindi kilala yung Mantaps. Andito po sila Mamang Daya, ganyan. Sila Raven. Sila Jackie. Yan, tapos sila Raven nga. Sila Lloyd, di ba? Si Lloyd kasi hindi pa kilala. Sa Essence naman, sila Baris, yan, Dalul. Si Lloyd, di ba yung dating Salvation Gaming, no? Yung kakampi nila yung ni Young Gods ba yan? Hindi, ano, rapping, hindi ako madalas kasi sa C. Ngayon nga lang napunta ulit sa C. Ayun, ayun yung team puro ko EU, doon pasok yung oras ko eh. Ayun yung team nila dati. Ay ni ano. Pero yes, alam ko lang, hindi na siya, hindi ito yung ano, first time ni Lloyd na tournament. Nakita ko naman na siya before. Hindi ko lang ma-recall kung saan. Pero sa at kung, ano, kung saan team. Sa Lloyd dito ha, tamang stack-stack lang. Right top natin, Sir Mike, medyo okay lang naman yung nangyari. Kung ano yung nangyari ng game 1, ayun yung mangyari sa may top. Yung sa mid, mas na nahihirapan ngayon si Potato. Same na same lang to eh. Pagka Bracer boots, wala na. Hindi mo na maras. Kaya, mga level 2 to 3 yan. May kill threat ka pa. Pero pagka nag-level, ano na, na-level 2 na yung Kraken Shell, hirap na yan. Dito naman sa may papa. Chill lang din. Nababaksot pa ni Lloyd eh. Medyo makati na yung Fire Spirit. So. Sige, ngayon ko makapag-normalan sa akin. Ang hirap pa naman makapag-normalan sa Tuskar ngayon kasi wala kayong sariling malakas ka lang na tag team. Kailangan ka pa talaga ng kapatid. Drinking parties. Sarap nga mag-Phoenix dyan no, sa bottom. Dalawang melee. Kaya nga. Tapos, pag ginaw ka, meron namang dive. Di ba, paalis. May dive. Terus dive. Double rate man na pala to. Mahirap na talaga yun. Ay, glabo face pa kayo. Basta nakita mo yun. Ako, nandito naman na si Dalul. Kaso pwede sila tornado ng dalawa dyan. Hinihintay lang talaga yung snowball. Ayun lang. Medyo off yung pag-count tornado dito ni Mamang Daya for the snowball. At tabig yan siya doon dahil tinatlo na siya dito ng essence. Uy, na resonant pulse! Nagkunik yung resonant pulse. Pero it's okay. Wala naman ang buhay yung void spirit. Kaya hindi na siya makakaporma. Pero ano, mission accomplished sa side ng team essence. No? Napatay. I mean, napunish nila yung invoker no? Sa wakas. Para pambawi na rin ni ano to eh, ni Void kahit papaano. So, yung rune din importante rin dito sa Void Spirit. Kailangan niya makuha. Kailangan nila ma-secure 'yan. Teka, sabi mo muna tornado sir, may patay pa rin. Kasi nandoon na si Sus eh. Hindi, ang mali niya lang din doon parang inaantay niya pa eh, no? Oo, parang yung resident para sa inyo dahil pwede siyang gumano yata doon eh. Nag-stay siya doon eh, no? Stay siya eh, nandoon niya talaga eh. Parang kala niya siguro. Yung snowball pagka, no, makakapag-tornado agad siya. Kaso sobrang lapit din nun. Sugal yan, sugal. Hindi niya na siguro naisip na makakala siya dun if kahit dumaan siya dun sa kabila kasi may sus na nga lumabas eh. Sakta sus eh, no? Pagka-bolt, ramdam rin niya eh. Pero yung bottom, ha, hindi parang nagamit dito ng Darkseer, no? Ganda ng ginagawa niya yan eh, ni Phoenix na parang pinapalis niya lang yung ano dito. Yung Darkseer tsaka Tuskar. Deny lang yun. Laging lamang yung creeps ni Mamang Daya tapos de-denyan niya lang. Daya naman kasi talaga. Ay no. Di ba? Deny na naman. Grabe yun. Halaga pa naman yung siege creep. Ay siege creep to yun. No? Plug bearer. Pero dito ha. Naku po. Nakita pa yung kanilang jungle area. Although na-deny doon si Dalul ng neutral creeps. Pero naku po boss. Nakukuha ata yung ano, yung wisdom dito ng essence sa bottom. Nas ka nila. Alam ni da, ni ano. Didibin na nandiyan si Sepper. Ay, dininay pa! Ayun lang, na deny pa. Napunyeta pa. O, paano mo hahabulin yan? Mapipilitin ka mag-search pag nagkataon. Ayun, nawala na. Wala, kahit sabi mo deny. Deny pa rin yan eh, no? Sakit nun. Para sa support. Lalo na kay Zeus, di ba? Gusto nito mag-level 6 kagad eh. Yung timing ni Zeus, kaya mo pinik. Kaya nga, kukulit sila ulit dito. Ito lang din po kasi problema eh. Ang bilis din kasi ng movement speed ng Luna eh. Pero sa bottom ba, nagkakagawa? Pwede wala pang boot, so, pero boy naman. Pero sa may mid, magkakaubusan lang ng mana, pero na-dodge naman ng Void Spirit. Pre-farm na naman si Jackie Boys dito, Sir Mike. Pagka ganito, iba kong nakikita ang Luna ngayon, nagda-Dragon Lance na. Kini-skip na yung Madness. Pagka pre-farm ba? Tapos nire-rectaya siya kagad. Boss, wala kang ano ha? Wala kang... Uy! Nakuwapa, grabe naman sa pindutan yun. Medyo mali ata yung pagka-resonant po siya. Pero grabe si Sephir dun ha? Oo, hindi sa mismong sana eh, no? Hindi mismo sa room nakaharap. Oh. Nakataligod eh, pero Sephir na bigyan naman nila. Nice try kay Sephir, di ba?
Sipin mo kung nabuhay pa siya. 0-3 pero grabe yung deny ng dalawang court. Diga mo. Yung Luna 10, yung Invoker 20, pero Snowball just to make sure na tumagal yung buhay, pero wala. Nandiyan pa rin yung Eclipse, tsaka yung dalawang kakampi niya, pero hindi masyadong malalim yata pa yung Jack Boys dito. Pabunta na rin yung si Potato and Jack Boys. Mauubos yung kanyang HP with that Iron Shell, although magiging kapalit naman si Baris, kaso sumunod nga rin si Lloyd. Okay na okay yun sa side ng ano, Team Mantaps, 2-4-3 no, yung kapalit. Lalo na, tatlo yun. Tatlo ng ano, dalawang support, isang offlane, so... Nag-react pa yung Void Spirit. Ang masakit nun, yung ano kasi, yung Wisdom eh, hindi nila nakuha eh. So, additional pang delay na naman to. Dali yung level talaga nila. Mahirapan sila lalo dyan, pwedeng level 6 na yung Phoenix. Kasi sino babasag nung egg? Tatlo silang melee. Dalawang range, hindi pa ganun kabilis yung attack speed ng isa. Ayun yung sinasabi natin kanina eh, no, na parang wala silang pang deal sa egg. Pero sa top, tinatayatan nila yung Morphling. Ops! Ayun na! Nabigla siya doon sa likod na bushwalk. Talaga, na bushwalk. Tapos tinamaan pa dito ng Kraken Shell tuloy. Ng Anchor Smash. Di na nakita ng camera, na-outplay yung camera. Na-outplay yung camera. Pero level 30 Morphling natin. Parang mga ganun. Paano ka na? Mag-iingat ka na. Lain ka nang talaga. Wala na din new blood sa C. Tama lang decision ni Trike, sabi ni Kwame. Ano ba sikat na ano ngayon talaga sa C? It's na laro. It's okay ngayon. Yung... Sa buong sea, ah? Ay, hindi ko lang alam. Parang ang alam ko yata, Valorant na ang pinupunta ng mga bata ngayon. It's okay kasi madali lang mag-ano dun eh. Ayun, Roblox. Ayun, Roblox. Oh, hindi, legit yun. Lakas daw ng Aurora. Dami naku, naglalarong Roblox parang ngayon. Lamang na lamang na yung Aurora. Si Boss Molly natin. Mukhang makakatawa zero. Mukhang makakatawa zero eh. Hindi, okay lang sa ano nila kasi sabay lang naman yung games na ikakas nila. Diba? Hindi yung... Ang maganda dyan, Dapi mamaya, sa cast natin sa last series ng Southeast Asia kasi 8 yun. Tayo 10. So, pa na game 3 yung last series ng Southeast Asia parehas. Wala yung isa nating game doon. Ako po, wait lang. Si Jack Boys, ginaguna pala. Habang nagkikwentuhan kami, Eclipse, wala siya doon. Tinamahan due to that snow... Thanks to that snowball. Pero si Baris, naku po, okay lang pala. Dito na yung kanilang mid laner na yung Void Spirit. Dito na lang ako babawi with the kills na makukuha ka sa may side lanes. Raven dumating na with the Ravage kasi yung egg nandito. Ba? Mababasag ba nila on time? Soundtrack, Dalul will die. At yung egg mapapatay, mababasag din naman. Kaso, wala nang magagawa si Raven din dito sa may ibaba dahil yung invoker, wala din po dyan. Kala ko ano lang, wala silang damage pero nandun pala si Void Spirit no, naglalakad. Nag-alto, biglang sumulpot eh. Paano na kasi yung neutral, parang pamatay na kaya ginawa na kagad ng dalawang support doon ng Team Essence. Okay din naman, kaso yun di ba? Ganda ng decision agad ng ano, invoker na mag-sunstrike. Alam niyang hindi nagagalaw yung task doon eh. Focus sa itlog yun eh. Pero kahit paano, nakakabawi yung ano dito, Essence. Kaya nga. Nape-prefarm yung Morphling, pero nape-prefarm yung Manu Luna. Ang bilis sumabol nung ano, 0-3 kanina yun eh. Diba? Siri yung Mantaps 3 yung sa Essence. Pero yung teamfight na yun, syempre lumamang talaga yung Essence. Essence automatic yun. Tatlo nakakuha nila, tapos nakapag-force pa sila ng big ultimate like yung Itlog at si Raven. Turin, walang Ravage ngayon na na-force din kanina. Inaapat nila kasi nandito si Mamandaya with the Tornado plus the EMP. Ubus yung mana ni DB pero it's okay. May naka-Arcane Boot sa kanila at ngayon mukhang mapipilitan na lang silang tumakbo. Raven, what can you do? Lima na yung umahabol sa'yo, boss. Baka mabu. Sabog ang mukha. Sakit, no? Yung magic damage dito ng Team Essence. Wala, yung item kasi ni, ano dito, ni Raven, medyo wala pa eh. Dalawang kakanan niya lang, kakadalawang Grazer niya lang. Tsaka lima rin kasi yung umahabol sa kanya, boss. And mecha na rin pala itong si Darkseer, no? So, expect natin, magtutuloy-tuloy itong Team Essence. Lakas nila ngayon eh, timing nila. The rule naman, depensa lang. Kaya ba to? Kinukulit lang. Sabi naman si Sefer dun, nagtatry, no? O baka akala niya may Sunstrike na follow-up. Ayun din pwede. Di, kaso level. Wala eh, wala yung Sunstrike. Nagano, di ba nag-quas Wex? Oo, si mababa lang level nun. Yaman ni DB. And pag mayaman yung ano dito, yung Darkseer, nako, ito yung bibili ng mga Crimson Mech Pipe eh. Dapat mamaya. Na, mas kailangan niya talaga ngayon, yung, lalo na yung Pipe. Nasakat na magical damage ng Mantaps early. Mamaya, pwede na siya bumili ng Uggs, di ba? Kay Luna. Pwede niya suntukin niya lang yan. Para may Luna rin sila sa side nila. Pero ano ko muna, biligaw muna ng mga team item. Yung mga Crimson Mech 5. Mas kailangan mo yan eh. Kasi kung dating ano to, kung dating Darkseer, yun talaga yung build doon dati. Di ba, Dagger Uggs yun dati. Parang magka-casual mech ka lang doon after noon, Dagger Uggs ka na kagad. Pero ngayon kasi,
Ano eh, Dragon Ball yung ano ngayon eh. Type talaga, pero ito hindi siya makakapag-search basta-basta rito. Gumamit na siya ng wall, pero mukhang in-vain yata yun. Nandito naman na pala yung kanyang makakampi, so I take it back. Egg has been used for this Phoenix. Matotornado nga lang, so yung itlog, hindi mababasag di po. Tato, matodouch niya naman yung stun nun, thanks to that dissimulate at inahabol niya ngayon dito si Mamang dahil na masyado siyang binugbog sa may leaning stage. Nandito na yung Zeus, wala nga lang mana, so wala siyang mabibitaw na skill set. Aungko, he is too late. Mga sir, sa strike! Uy! Yun lang wala! Umabot yun? Hindi, ang taas pala ng level ng exert niya kasi ang laki ng buhay. Ay, ngayon, umabot yung damage nun? Oo nga! Ang taas na pala ng exert niya, level 5! Okay. Kala natin... Hindi ko nang binanggit kasi alam ko, hindi mo mamatay eh. Oo. Kasi ang expect ko mga level 2, level 3 lang exert niya, pero level 5 na pala. Kati! Grabe naman yung adjustment. Sumabok in with those skills na nakuha nila, plus the force nilang skill, nakakuha pa sila ng tower, panalong panalo yung... Mantaps dun. Grabe kaya, yung mantaps? Grabe adjustment nitong ano no, invoker. Parang alam niya, uy, Sunstrike, okay na okay yung Sunstrike sa game na to. Lalo na may Morphling din kasi, no? Parang hindi rin expect ni Morphling. Alam mo naman yung Morphling, yung buhay niya lagi, mga 400 lang eh. Tignan mo yun ano niya, oh, yung skill build niya, parang balance na balance. Pwedeng pang tornado, pwedeng pang combo, di ba? Pang meteor. Alam ko na meaning ng mantap, boy. Solid. Indonesian. Indonesian word pala. Solid pala sila dito. Solid nga galawan nila. Tataka ako na yung mantap eh. Pero si Jackie, boy, grabe makaramdam naman to. Alam na alam. De, ano rin kasi timing dito ng ano, essence eh. Walang egg dito yung... Walang egg dito si Phoenix. Kailangan talaga nila ibawi. Natalo sa kanila ng teamfight. At magandang istaton na kuhin nila. Kaso napigilan sila ng Ravage Snowball. Just to make sure na hindi na makakatakbo si Jackie. And yes, he is dead monster dito sa may mid ng Mantap mismo. Raven here. Standing at the mid. Trying to defend yung tier 1 middle tower nila. Kaso 5 heroes na ng essence yung nandito. Pinasog yung may-ari ng itlog. Kaso alam na nila. Patapos na yung cooldown nung skill niyan. Actually, available na nga ngayon yung Phoenix Egg Raven. Medyo scattered nga lang yung ating teamfight dito. May kanya-kanya silang target. Si Potato tatargetin dito yung itlog. At hindi na makakagamit pa ng itlog si Lloyd. And he is that mga sir, Mamang Daya. Mga out of position. Pero okay lang. Nandiyan yung kanya-kanya with a bushwhack. Makokontrol nila dito yung Void Spirit. Void Spirit, mamamatay ba? O unang mamamatay dito yung Invoker. Hindi, namatay siya. Nakapag-gusok nga lang si Mamang Daya. They don't have the vision. But I take it back. The G-Volt is doing it. Mga sir, Eclipse dumating. Nabuhay na din dito yung Luna at Morphling. Masakit yung Lucent Beam na level 4. Kailangan nyo nang tumakbo. Hindi nyo pa nakuha yung tower. Masyadong maasim dun yung ano, Team Essence. Pwede na silang tumower lang dun eh. No? Tapos pwede na silang magback. Masyadong greedy. Oo, and yung masama dun, yung Morphling. Hindi niya expect yung damage ng Luna. So, sumabog yung buhay niya. Hindi na nakapag-morph. Naigapos ang tubig. Oo. Kala ko buhay pa si Mamang Daya dun, boy. Wala silang sentry. Buti may G-Bolt. Buti may G-Bolt. Hindi pa ako pinatama kay Anin, hindi pa ako pinatama kay Mamang Daya. Oo, lang. Na-vision lang talaga. Na-vision lang. Hindi, siguro yung next pick niya, baka dumaan na rin kasi may Ice Shard eh, di ba? Hindi niya alam na hindi ano para na umi-steady Golteb lang dun sa Ice Shard. Sige, sabi na Raven, sige, paluin niyo ako. Walang dami siya kanya eh. Tagal ng teamfight, namatay yung Luna, nabuhay na lang ulit. Nabuhay na lang ulit. Bale, wala din, yung pagkamatay niya, nabawi niya agad, di ba? At si Dandul, lol talaga, uy, mabubuhay pa, Sunstrike. Ay, hindi na pinalo pa ng Sunstrike. Ayan, magtatryan ng Sunstrike. Alam mo naman yan. Kaya nga, ato na. Dano, the prediction is... Ay, uy, namatay lang yung courier ni DB. May ano din yan. Yung pipe nga ata yun. Oo, pang pipe nga yun. Katin yan, boss. Grabe naman yung ano dito. Yung Team Essence, kakabuhay lang nito. Wala na naman mga Oy! Sunstrike! Buti tatlong bracer ka. Buti tatlong bracer ka, taas ng HP mo. Speaking of pipe, Sir Mike, ayan na. Yung pipe ni Raven Durant. Available na. Paano yung paano niya papatay yan? Iyan? Yung shard na lang kulang nito pag nakuha pa yung shard. BKB lang, timing na matay. Yep, pwede. Lalo na kay ano dito, no? Kay Luna. Pwede rin, ano ito eh, pwede rin mag-BKB si Invoker mamaya eh. Oo nga, at kung ano yung naging item niya rin ng game 1, gano'n na gano'n lang. Third item. No? Actually, lahat sila, gano'n na gano'n lang. Similar na similar na. Yung Phoenix kasi, parang pwede lang naman maging ibang build ng Enchanters dyan. Yung Solar Crest, tapos biglang mag-Regain Pike eh. Pero yung Phoenix ngayon, pwede ngayon, Solar Crest, Glimmer Cape, di ba? Four Staff. May iba ko nakikita nun, nire-refresher ka agad. Kay Kaori. Ay, kaya pag gano'n, nakuha mo kagad. Maganda yun.
Mayaman ba siya? Hindi eh. Siya yung pinakamahirap ngayon. Ah, ito pagkaganong crush ka na lang talaga. Eh, nalang may tutulong. Or shard, pwede rin. Mamaya, bilhin ko shard. Matik yun. Sino man nanalo dito? Ah, hindi ko alam boss eh. Pero tingin ko mantap. Malaki na yung, ano? Malaki na yung chance. Kasi sa hero nila, parang nasusurvive nila eh. Luna. Luna wins game. Isabi nga nung caster dun sa mayan eh. Tsaka nung cast din naman nung, ay grabe, tanghaling to pati milik. Ayun na. Tanghaling tulog boss ah. Tulog na si Direct. Alas alauna. Ay, share natin, kusama natin mamaya. Si Ja. Pagpahingin mo na. Hindi, si Eric, Eric. Ah, okay. Ganong oras nakakasawa ng mukha ni Eric. Kaya lang. Expect mo na. Ako, yung ano pa dito, stock pa dito ng... Naagaw na naman. Kung ano talaga yung nangyari ng game 1, boy. Ganun na ganun, no? Ganto rin yun eh, parang pa 20 minutes makukuha na naman ang Tormentor. Oh. Tapos Roshan, tuloy-tuloy na naman. Pinagkaya ba lang dun? Nasa dire kanina yung mantap. Dek, ang pinagkaya ba lang, same lang sila na network ni... ano? I mean, mas mataas yung network ni Potato ngayon. Oo, oh, oh, pero syempre, yung nangyari sa may teamfight, not favorable for them. As long na hindi mo nababatay yung Luna, tapos namamatayin ba kayo ng Luna, di ba? Sobrang win na yun eh, sa side ng mantap. Grabe yung isang losing beam lang, wala na yung barrier niya sa ano, resonant pulse. Pero naging maingat na dito yung ano ha, Team Mantaps, hindi na nila parang inagaw yung Tormentor. Ops, si Zephyr. Yeah, pero okay lang, may shield rune kaya medyo matatang HP at namatay siya pa yung naseta pa ng ganun. Pero wait lang, hahabulin pa rin yata Glimmer Cave for himself. They've got the dust, kaso nandito nga lang indoor with the tornado. Saktong-sakto pa kay Pota ito, mauubusan pa siya naman na makakapag-dissimulate ba? Yes, makakapag-dissimulate siya kaso naging setup pa yon for the another Bushwhack. Zephyr is just doing it with the disable. Magagamit or mapoforce pa dito yung wall ni DB. Ayun lang, tinayuan ng pader nila Karan lang. Pinatay nga lang eh. So yun, additional na naman no. Panalo na naman dito sa side ng Mantaps. Kaya nga, and just like that, mukhang makukuhaan na naman sila ng tier 2 middle tower. Ay, de, joke lang. Kanina medyo nag-out sila, nag-out. Kanina medyo nanalo pa yung ano no, yung essence. After nung teamfight dun sa may top, yung namatay si Morphling, wala na. Medyo, actually, yung teamfight sa may mid. Yung sobrang inasim na nila, oo, no? Oo. Pang tier 1 lang yun, boss, eh. Kaso pinilit nila, ay, naku po, wisdom pa. 21 minutes. Polo pala yung type, yep. Ano po, bagong team ni Polo. Kumbaga, parang try-try lang naman sa'yo. Malay mo, maka, ano sila, maka hull. Kaya naman nila, isa na ang lineup nila. Ito nga na naman, Rappi. Kanina 23 minutes nila nakuha eh. So wala yung wisdom, pero ngayon may kasama pa yatang wisdom. Rapsy Doodles. Si Raven pa ang kukuha for the level 15. Paano mo kasi lalabanan yung Tide? Kanina kasi medyo kaya pa eh, may ano kayo, may Magnus kayo na parang threat. Ngayon wala eh. Talagang lalabang ka dito na harapan eh. Pag Magnus kasi diba kailangan, skier ka lang. Ito, Pike din kay Invoker. Pag nakuha pa rin ng Pike, paano mo napapatay ito? Diyos ko po, kahit evolve, ay kahit i-vacuum yan, magpo-force top lang pala ito eh. And yung Roshan din, piniping na rin ni Jackie Force and BKB. Yung timing nila, Sir Mike, nagka-ano-ano na. Mas maaga no kaysa so, kanina. Tapos may, ano na, may angkla na yung Tide Hunter, Diyos ko. Yaman. Ano pangalan ng skill na yun? Dead in the Water ba? Dead in the Water. Ayun, Dead in the Water. Ano yun? Di ba sinasabi niya yun? Naano ko yun, nalilito ko. Baka mamaya yung sa Slark yung mabanggit ko eh. Ano ba yun? Yung shard niya? Oo. Ang Depth Shroud. Depth Shroud, Depth Shroud. Shroud. Yung ulti niya? Ano ba yung ulti niya? Shadow Dance. Shadow Dance. Di ba Barracuda na yun? Bago? Di ba yun na yun? Yung pangalan. Yung init niya. Yung init niya. Alam mo yun yung Barracuda. Kuya Nick, paano yung 1x bet deposit na ako wala pa pumasok sa account ko? Pwede nyo, ano, PM lang kayo sa page guys kung may mga katanungan dyan. Hindi namin alam eh. Pero wait lang, nagkakaroon pala ng snowball. Dito tinatry nila yung contest. Yung Roshan, kaso dito naman yung Ravage. Although okay lang, nakapag-snowball. Eclipse ginamit na rin dito. Naagaw, nakuha na pa rin naman ni Jackie Boys dito. Yung Aegis at bumagsak nga lang yung Morphling. Binaon sa lupa, natuyo agad. Paano ba naman kasi? Lucent Beam, the Moon and the Sun nagsama. At si Dalul, drinking body. Shot mo muna. Pero mukhang dun pa rin ang patay ending pa niya. Ayun. Grabe, tinayuan ka ng araw, binigyan ka ng buwan. Lahat na. Parang ano na, nag-eclipse. Sunog tsaka ano. Waveform patay siya eh. Pagka-wave lang pagka-wave niya, yung buhay niya. Parang, siguro kasi pag nakuha niya yung Aegis, parang kaya. Kasi, di ba, pagka namatay na yung Morphling niya dito, wala na kayong damage eh. Ayun lang, eh, namatay yung wala na. Pagka-waveform niya, nabura na siya. Ganda lang ano dun eh, save ni, ano, ganda lang save dun ni Dark Tuskat, di ba, nag-
Ravage, tapos na sama lang sa Snowball. And yung ano din, yung bushwalk ni Sephir, bayad na bayad. Diba? Mm-hmm. Hindi makapag ano si ano dito eh, Void Spirit, lagi siya nabubushwalk combo. Kundi naman yung matotang nito siya. Ayun, dami. Ma, ano talaga yan? Baby, baby, you're my sun and moon. Nagkabilaan talaga. You're everything I need. Sa kabila, ano no? Sa kabila, Eclipse. Sabay pa ba yung nag-egg? Pero pag gaganon, gabi pa rin, di ba? Pag gaganon, gabi pa rin. O umaga. Ano bang, ano dun? Pag nag-eclipse, tsaka ulti ni Phoenix, nag-egg. Depende yata kung sino mo una eh. Tapos, sin- kung ano yung huli, ayun yung parang mag-effect. Kunyari, nauna yung ano. Itlog, tapos yun na yung eclipse. Edi, magagana gabi. Natin eclipse. Oh, actually, magandang tanong yan lang. Kasi hindi natin madalas nakikita yung mga ganyan eh. Ito pa, may no. Pag ba nag-ult si Luna, gagana yung panggabi ni Balanar? Oo, kasi gabi. Basta nag-gabi. Parang similar lang kaya, no? Kay... Ops, nagkakalit. Ay, ala! Aray! Magkaburo siya ng ganun! Si ano Potato, naging puto to! May kanda na ba? Wala pa, di ba? Ganun yung damage. Wala nga siyang pilactory. Rico Bess. Sunstrike, Bushwalk, tapos Acorn Shot. Then Lucid Beam, burado ko talaga ito, boss. Tapos sa Riven, tinatayuan sila. Magkaka-pipe pa yan in 3 seconds. Naku po, naangkla na nga dito. Yung Darkseer hindi makatakbo at he is dead with that Sunstrike. Auto buyback for this Void Spirit. Oh my God, ayan, Ravage. Ayan, buyback na naman! Buyback ka, pero what the heck? Nabusog ako sa ginawa mo. Sumabog si Idol. Ano bang mas magandang item sana dito? Siguro Mage Layer, no? Mage Layer game para kay Boy. Oh, hindi mo na siya nagmanta. Actually, kahit ano nga eh, kahit Rekta Ags nga eh. Kahit Rekta Ags siya, oo. Maganda Ags dito eh. Kay Phoenix, no? Unahan niya yung Phoenix. Kaso pag nagsama-sama kasi itong hero nung ano eh, nung ating Mantops, paano mo kasi lalabanan ito? May Ravage, may Tornado, may Egg. Diyos yung ko, Morphling, wala. Hindi talaga ganun ka-effective dito sa Essence or... Sobrang lakas lang din talaga ng mga ito. Tignan mo, rekta-rekta na sila. Wala nang mega-mega to, boss. Wala pa kayong Glyph of Fortification. Tatlo or apat na heroes dito ng Essence niyo natitira. Pero what can they do? Wala silang Initiator. Wala silang Wall. Wala silang Void Spirit. Si Barish, si Barish na mamuntik na mamatay. Ayun nga. Namatay sa Moon Glyphs. Ang ganda niyan. Uy, na-tornado. Yung nagdi-drinking bodies. Bawal uminom dito. Hindi ka pa maano. Minor ka pa lang. Uy, Wall? Ginamit nila, ano? Pero si DB namatay ng ganun-ganun na grabe. Ito na yung itlog binigay, hinarap sa kanila. Tatry ba sa akin ng Morphling, magiging successful ba? Hindi, sumabog ng itlog, natunaw siya, natunaw. Kasama yung kanilang throne and G just been called. Game number 2, rather the series, nakuha ng mantap ng walang kahirap-hirap. Solid ka talaga, Doy. Nakita mo si Jackie? Hindi na pumunta sa may left side para tulungan nyo. Tinawer na lang. Kita mo si Barish doon? Grabe na. Nabura sa Moon Glyphs eh. Nabandahan lang. Ayun, sumabog. Ala, si Potato kasi, no? Medyo yung dalawang kills niya sobrang crucial. Parang, hindi, parang ang ano ka lang. Ang gagawin lang ata ng Mantaps doon, parang ipupush lang yung tower. I mean, i-ano lang yung bottom. Parang ipupush lang. Eh, namatay ng magkasunod. Si Raven din, alam niyang pagka-buyback, Ravage. Ayun. Dieback si Idol. Tapos ang game. Kaya nga, well, good luck dito. I mean, good for Mantaps. Nanalo sa lahat. Siyempre, ito ang ating MVP. Mamang Daya with his invoker. Grabe, binugbog si Potato. Bugbog na. Parang na-mid-dip si Potato. Oh, nakabawi lang dahil sa mga kills eh. Pero sa team, sa skirmishes na, I mean, yung mga malalaking teamfight na wala. Medyo ano kasi, yung pick talaga nila, lalo na first pick naman tong invoker, di ba? Pwede mo namang try na parang, di ba, idurugin yung invoker. E, iba rin kasi yung invoker, pagka lumamang sa lane, kahit sabi mong hindi siya napipression, yung deny pa, di ba, parang nag-matter din yun. Kaya sobrang nga. Dami. Hindi so, parang nag-matter ka mo. First wave, apat yung na-deny sa'yo. Oo. Tapos, alam kong ano, nalugi na siya yung...